Na good morning, mega love shout out sa ating mga kababayan dyan na nagtatrabaho sa loob ng bahay, mga kadama, nakatulad ko. Ayan, meron na naman akong i-share sa inyo guys, galing to kay Kabong or Sir Bong at founder ng Kaagapay, yung tumutulong sa mga OFW guys na kailangan ng tulong at yung mga lalo na yung mga distress ng mga kababayan natin na talagang kailangan talaga ng tulong, hindi lang yung sa tutulong siya na dahil sa homesick, hindi po. Yung mga tinutulungan talaga ni Sir Bong is yung mga kailangan talaga ng tulong. Kaya pakinggan muna natin siya guys bago tayo mag react kung ano na naman yung ma-share niya sa atin para po may matutunan tayo. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito ay paalala lang sa iba nating mga kababayan, no? Alam ninyo, hindi naman tayo sa nagmamalinis. Kaya lang, itong mga ibang pasaway, dumagdag pa sa mga problema ng mga OFW. Alam ninyo po, wala naman po problema kung anong gagawin nyo sa buhay nyo dahil buhay nyo yan. Pero mag-ingat po kayo kasi pag nakaroon kayo ng problema, sino po bang lalapitan ninyo? Kung sino-sino mga NGO, gobyerno, para po sa inyong problema. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung pong iba natin mga kababayan na mahilig pong pumatol sa mga katulad po ng mga ginagawa ng mga ibang individual na tatawag po at mag-o-offer po ng pakikipagtalik online at papatulan naman. Alam ninyo, ito ngayon, may mga ganyang scammers na. Pag kayo po ay nabiktima niyan, sigurado po yan. Malalantad po yung inyong katawan. May OFW po kasi na humingi sa amin ng tulong. Ang problema po, kasalanan niya. Ano po bang kasalanan niya? Siya po ay pumayag, mayroon pong tumawag sa kanya, nag-message sa kanya na hindi niya kilala at nag-iaya po sa kanya ng makipagtalik online. Pumayag naman siya at kinagat niya yung sinabi ng ano. So ngayon, syempre, kinagubad siya. May ginawa siyang, alam niyo na kung ano yung ginawa niya sa harapan nung kausap niya. Hindi niya in-expect na nire-record na pala siya. Ayun. O, di pagkatapos niyang magparaos, mamaya't mayat, nag-message na yung ibang tao na raw, lalaki na nag-message. At sinabi sa kanya na magbigay siya ng 15,000 pesos para po hindi lumabas yung video. Okay, magbigay nga siya. Paano kung lumabas na naman yon? Paano kung naging regular ng ikaw ay i-blackmail? Kawawa nga siya, pinadala sa akin yung video, nakita ko po yung ginawa ng lalaki. Talagang nakahubad talaga siya, pinakita yung kanyang ari. So, alam ninyo, hindi ko alam kung bakit hindi po kayo mag-ingat, makontento. Talagang sasagutin nyo pa yung porket meron sa inyo nagaya ng ganoon, papayag na kayo. Hindi nyo naiisip na pwede kayo mapahamak. Katulad po nangyari kay Kabayan. Ngayon, ayaw nyo magpadala ng pera, pero pinadala siya ng mga pictures, mga screenshot ng mga friends niya. Ipapadala daw yung video niya. Paano kung kumahat na yan? Wala tayong magagawa doon. Kaya please, mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo. Wag po, hindi po, kung kayo po ay mayroong pong init sa katawan at mayroon po nagaganyan sa inyo, magduda na kayo. Dahil baka mamaya, patibong nila yan para po sa iyo mapahamak. Ito po si Kapo. Yun nga guys, no? Lalo lang na sa ating mga kababaihan dyan, yung mga mahilig mag mag-boyfriend-boyfriend online, ayat at saka yung mga ibang lahi dyan, minsan talaga guys, mga ano yan sila, mga wala yan silang pakialam. At sana, bago kayo gumawa ng mga ganyang bagay, pag-isipan niyo po muna. At siguraduhin nyo talaga na nire-respeto tayo ng kung sino man yung kalablaban nyo ayan sa social media. Pero yung ginawa ni Kuya, no, kasi hindi naman talaga maganda yon, pero syempre buhay niya yan,
sa physical at kaanyuan natin na isang tao. Siyempre, kailangan na kailangan talaga yan ng mga tao, lalo-lalo na kung bata ka pa, talagang hinahanap talaga kung hindi mo kung marunong kang mag-control siguro, pero yung iba talaga gagawa at gagawa ng paraan kung paano nila ma-iraos yung mga ganyang-ganyang bagay. Pero sana guys, no, yun yung nga sa paalala ni Senador Raffy Tulfo na pag ganyan na, huwag kayong pumayag. Pero si Kuya, lalaki siya, lalaki to guys, kaya pinipirahan na yung ano niya, bina-blackmail na siya, kailangan niyang magbigay ng 15,000. Kung ako kay Kuya, no, huwag siya magbigay. Pa-NBI niya yan, kasuhan niya yan kung sino man yung gumagawa sa kanya yan para hindi na makapag-biktima pa kung sino man yung tao na yan. Kaya sana Kuya, kung sino ka man, yung ano ni, yung nag-share ng problema kay Sir Bong, huwag niyo pong bigyan ng pera yan at ipaano niyo po yan, ipa-NBI or kung saan ka man, kung sa Saudi, baka pwedeng matulungan ka ng mga ano dyan sa Saudi, pero huwag na huwag ka pong magbigay ng pera para po hindi sila makapagbiktima pa ng ibang mga Pinoy or Pinay. Ayan, mag-ingat tayo mga girls. Ayan, mag-ingat po tayo mga gumagawa ng mga ganyang bagay. Siyempre, mga buhay niyo po yan. Yun nga sabi ni Sir Bong, kayo po yung nagdidesisyon sa buhay niyo. Kaya sana mag-ingat lang po tayo sa mga desisyon ginagawa natin na hindi natin maipapahamak yung ating mga sarili. Kaya pray-pray na lang tayo guys. Ganun na lang ang gagawin natin. I-divert natin yung mga bagay-bagay. Kung makakaranas kayo ng mga ganyan, divert nyo kung anong gagawin nyo. Bisibisihin nyo yung sarili nyo para maitakwil sa isipan nyo yung mga ganyang gawain. Wag na wag natin gawin yan guys kasi hindi talaga maganda at tsaka lalo na ngayon, Diyos ko, di mo alam, ando na pala yung mga kapag gumawa ka ng ganyan, nandiyan na pala sa porn site yung ano mo, yung video mo, o di ba? Maraming nakakakilala na sa iyo yung mga, alam mo naman, yung Pinoy ang pinaka number one. Imagine niyo guys, ha, number one yung Pinoy na nanonood, ha, nanonood ng mga porn site. Imagine niyo guys, yung Pinoy yung pinaka mahina yung signal, pero yan pa yung most sa buong mundo. O di ba, walang ginagawa yung mga Pinoy guys, puro lang pindot-pindot. Kaya sana mag-ingat po tayo. At sa iyo Kuya, yun lang ma-advise ko sa iyo, huwag kang magbigay ng pera para po hindi na sila makahut-hut pa sa kung sino mapamang mabibiktima nila sa susunod. Ayan, maraming salamat guys!